Ano po ang negosyo, no? Tayo po ay mag kakadling, no? 7 days from the incubator. So, tara. Tingnan natin kung meron bang na-fertile na itlog, no? Sa ating pong automatic incubator na 10,000 na binili natin. Okay? So, tara, tingnan natin. What's up guys? Welcome to my channel. My name is Jason on Jason TV Negosyo. For today's vlog, mga ka-negosyo, no, atin pong saksihan, no, kung paano po kung epektibo po itong binili natin na 10,000 pesos na incubator, no? And update ko po kayo yung una po nating sinalang na itlog, no? Kalahati po noon is nagkadling na tayo kahapon, no? So kalahati po noon is hindi po na fertile, no? So hindi ko lang po na vlog, no, mga kanegosyo, is bumili tayo ng itlog na isang tray ng Black Astrolope, no? So ito po yung itsura ng Black Astrolope, no? And shout out kay Sir, no? Nabili natin yung kanyang isang tray na Black Astrolope, no? Ito po kanyang page, no? I think, no, from South Cotabato or Maribel ba yan, o Pulumulo, kay Sir, no? Sir, salamat Sir, kasi tayo po ay kanyang course, no, pinag nilesta tayo sa ano, sa isang tray ng itlog ng Black Astrolope, no. So binigay niya lang sa atin ng binili ko lang siya for 900 pesos, no. And meron po siyang binigay na free na anim na itlog ng Rhode Island Red, no. So tara po, magkadling po tayo, no, para ipakita po natin kung ano pong itsura ng fertile na itlog at saka hindi fertile na itlog, no? Okay? Ito po, mga kanegosyo, yung binili natin na Black Astrolope na itlog, no? Isang tray po ito, no? And nagkakalaga ng 900 pesos, no? And we are glad nga, no, kasi meron tayong free na anim na itlog ng Rhode Island Red, no? So first and foremost, no, is sa North Cotabato free range chicken, no, pa-shoutout din po, no, kasi dyan ko na-meet si Sir, nabili natin tong our itlog ng Black Astrolope, no. And sa market ngayon dito sa amin sa North Cotabato, mga kanegosyo, medyo mahal po ang Black Astrolope, no, in terms sa itlog, no. So magkadling tayo, no, mga kanegosyo, no. So itong, remember nyo, itong binili natin na Lazada, no? So meron po itong kasamang pangkadling na lights, no? So pipindutin mo lang yan dito. So tara, unahin natin itong isa, no? Kadling natin. So makita mo kani gusto, no? Maitim siya, no? Hindi pumapasok yung light, no? Ibig sabihin to, fertile po itong itlog ito, no? So this is a Rhode Island Red, no? Okay? Then itong isa, try natin. So fertile din po, mga kanegosyo, no? Okay? So this is 7 days, no, sa atin pong pag-incubate, no? Okay? Fertile din po, mga kanegosyo, no? Mukhang swerte tayo. Okay? Pang-apat. Okay, fertile din po. Okay? So magandang balita ito, mga kanegosyo. Okay? So yan. Yan, makita ninyo, no? Fertile din siya. Okay?
So pang last na tayo mga kanegosyo, pangalawa no, pangalawang last no, and tingnan natin yung panghuli. Okay no? Pangalawa natin mga kanegosyo no, para maset natin sa ano, no, i-turn natin into right. Okay, so yan makikita nyo, i-turn sya ng right. Okay, para lang ma-center natin yung ating tree. Then ibalik natin sa gitna. Ibaba na natin to kasi sa loob yan siya. Pasok na yun na po mga kanegosyo no, so ibalik na natin po sa automatic no, and ma-observe nyo no, magta-turn siya. Okay, so yan po no, so umiikot po ito every 2 hours no, itong ating pong automatic inhibitor. If napansin nyo po kanegosyo, meron tayong nilagay dito na tubig no, yan po ang ating pong humidity no, ang moisture sa loob no. So meron yung nabili natin, hindi ko na sabi sa vlog nung unang vlog, meron itong pinadalang humidity at saka temperature no. So dapat po mga kanegosyo no, ang ating pong humidity no, pag 0 or 1 day to 18 days dapat nasa mga 55 to 60% yung kanyang humidity no. So yan 46 yan kasi binuksan natin no. But pag ito po naging 18 days na, ita-transfer natin ito sa baba, dapat ang humidity niya is nasa mga 88% to 96% yung humidity. So paano po natin na palakihin yung tinatawag na humidity no? Palalakihin po natin ang humidity no, in terms of damihan po natin ng paglagay ng tubig no. So dito i-replace natin ito or papalitan natin ng malaking container na lalagyan ng tubig no. Iyon po ang technique diyan no. So mag-a-add lang kayo hanggang makuha niyo ang desired no na humidity no. Ito kasi yung humidity no. So hanggang sa makuha niyo ang desired na humidity ng inyo pong incubator, okay? So again, nagpapasalamat ako kasi yung ating pong nakadling is 100% po no, lahat po is fertile no, and ibig sabihin no, itong binili natin na automatic incubator is 100% no, na 98 to 99% ang kanyang hatchery. Okay, so yan po no, and another tip pa po no, para makapag provide tayo ng tinatawag natin na maganda pong fertility no, sa atin po mga manok no, kung kayo po ay nagmamanukan sa atin po mga free range chicken, gumamit po tayo ng of course no, yung tatawag natin na breeding feeds no, yung kagaya po na ginagamit ko, again I'm not sponsored, Bimig 4000 po no, Integral 4000 no, kasi kahit ano pong ganda ng inyong incubator, pag hindi po maganda yung pinapakain natin na breeding feeds no, doon po sa atin pong mga layered na manok, kagaya sa akin yung decalb, eh hindi po talaga tatawag natin na 100% yung tatawag natin na fertility doon po sa cuddling natin no, sa 7 days no. So I expect these eggs no, yung ating pong decalb at saka yung ating pong black astrolope
eh magpipisa po ito during November 1 and 2 no, All Souls at saka All Saints Day no. So kasi magkasunod lang po ito no. And then mga kanegosyo, bumili na po tayo ng Rhode Island Red na isang tray no, na binigay lang sa atin ng 800 no. Salamat kay sir no, ito po kanyang farm no. And if you want to buy no fertile egg no ng Rhode Island Red, pwede niyo po kasiyang i-chat no or i-message sa kanyang Facebook no, yung farm na yan. And sir, salamat sir no sa discounted na presyo po ng isang tray ng itlog ng Rhode Island Red. Binigay lang po sa atin ng 800 pesos no, pinuntahan po natin diyan banda sa boundary po ng Nikaan at saka Alameda no, kay sir no. Sir, maraming maraming salamat sir for giving discount no. So ito na po yung sir no. And I hope no sa ating po mga ka-subscriber dito po sa North Cotabato no, especially my group no sa North Cotabato Free Range Chicken no. And nagpapasalamat ako sa inyo no, dahil of course hindi dahil po sa mga member dito sa North Cotabato Free Range, hindi po tayo makakita ng mga magagandang material po para sa ating pong Free Range Chicken. Okay, so yun lang mga kanegosyo. If you have some question about Free Range Chicken regarding the incubator and tips po no para magpisa ng itlog using this incubator no, just comment down below. And if you're new to my channel, please don't hesitate to subscribe and hit the notification bell no, para updated po kayo sa mga bagong video na gagawin natin dito sa channel na ito. And I am very thankful because we are 1,800 no sa ating pong channel no. Kagabi na check ko is 1,800, but sadly until ngayon po mga kanegosyo no, hindi pa natin natatanggap or pinupuntahan ko sa munisipyo namin yung Google AdSense no. So wala, hindi pa rin dumating, but I'm sure no, pinadala sa atin ng September 24. So until ngayon no, October 18 na ngayon, so hindi pa rin natin na-receive yung Google AdSense. But siguro mamaya pupuntahan ko sa munisipyo mga kanegosyo para tingnan natin kung andyan na yung Google AdSense natin no. Sayang naman, okay, pangdagdag sa ating puhunan sa ating pong Free Range Chicken. Okay, so abangan nyo po ang mga videos dito sa Free Range Chicken. Of course no, mamaya meron po akong video para po sa ating fourth batch na ating pong F1 na baboy no, na pinalaki. Okay, so yun na po mga kanegosyo. Again, this is Jason ng Jason TV Negosyo saying bye bye, God bless, keep safe.